Hi guys! Welcome back sa Tito Gaming YouTube channel kung saan budget at performance ang pinaka-priority natin. Samahan niyo akong malaman at subukan kung para sa inyo nga ba itong Aegis i305 Pro Budget Wireless Gaming Mouse. Tara! Okay, nabili ko to sa Shopee ng 1,330 pesos plus shipping fee at umabot din ng isang linggo bago dumating dito sa Pilipinas. Simple lang yung laman ng packaging, yung USB Type-C cable, yung manual at yung mouse mismo. Bago natin ipagpatuloy itong video, gusto ko lang klaruhin na magiging conservative or maselan ako sa pag-review ng wireless gaming mouse na ito dahil ayokong sacrifice ang performance at i-recommend sa inyo basta-basta dahil sa pagiging budget-friendly at wireless nito. Alam ko naman na sa ganitong price point ay medyo may alinlangan tayong iniisip kung para sa atin nga ba ito dahil baka maka-apekto ang pagiging budget category nito sa mundo ng wireless gaming mouse na dapat walang delay, walang lag at maasahan. Madami na ding wired gaming mouse na nasa 1,300 to 1,500 pesos ang legit at subok naman na. Kaya i-analyze natin maigi kung pasok nga ba ito sa pagiging practical at maasahan itong Aegis i305 Pro. Tara, mas lalagyan na natin yung review. Respectable naman ang kanyang specifications sa merong PixArt PAW3338 optical sensor with high sensitivity up to 16,000 DPI. Meron din itong 800mAh rechargeable battery na kayang tumagal ng 40 to 50 hours of usage sa 2 oras na charge. 2.4 wireless transmission and up to 1,000Hz. Ang weight naman niya is 110 grams. Medyo mabigat sa pagiging wireless. Meron din itong Huey switches na merong 50 million clicks each. So direct na kaagad tayo sa na-experience ko. Unang hawak ko medyo nasurpresa ako sa shape niya dahil isa ito sa mga best ergo shape gaming mouse na nasubukan ko. Meron akong 17.5cm sa size ng kamay na masasabi kong saktong-sakto. Hindi malaki, hindi rin maliit. Perfect ito sa mga palm grip and fingertip grip users. Mukhang mas wax sa mga small to medium hand size. Para sa akin, nagtugma yung weight niya ng 110 grams sa kanyang ergo shape kasi iniisip ko kapag ambidextrous or asymmetrical shape ito tapos ganitong weight, hindi ko feel. Yung looks naman niya, hindi mo masasabing nasa cheap or budget category tayo kasi matigas naman yung build niya. Walang creaking sounds and flex, pero yung texture syempre kapatid ng fingerprint, pero hindi big deal. I highly appreciate din yung paglalagay nila ng battery level indicator dito sa taas, nakakadagdag pogi points. Punta naman na tayo sa buttons or clicks. Sa left and right click na gustuhan ko dahil clicky na malutong, which is matagal ko nang hinahanap sa mga gaming mouse dahil since FPS gamer ako, mas hinahanap ko or mas satisfied talaga ako kapag clicky or snappy yung clicks or switches ng gaming mouse. So good job Aegis! Nagustuhan ko rin yung scroll wheel niya dahil hindi ganun kataas unlike other gaming mouse na ang tambok. Dito stealthy and makapit naman. Yung side buttons, the forward and backward, no complaints ako lalo na may bonus na double click function sa gitna na sobrang ma-appreciate natin dahil bihira na natin makita sa mga mainstream gaming mouse ngayon. Medyo manipis nga lang yung mouse cage niya. Nasa ilalim din yung lalagyan ng USB dongle or wireless receiver and yung on-off switch plus kung gusto mo naka-on yung ilaw ng logo. Nag-automatic turn-off nga pala ito or nag-idle mode kapag hindi mo ginagamit ng matagal, around 50 minutes, so hindi aksayado sa battery. Yung kasama namang cable, braided Type-C na mapapatayin QAGES ka talaga kasi di mo expect na hindi ka rin titipirin sa charging cable lalong lalo na pwede mo itong gamitin bilang wired mode. Okay, so na-impress na tayo sa aesthetics, build at syempre basic specifications kahit nasa budget category tayo ng wireless gaming mouse which is 1,300 pesos. Pasok na tayo sa performance. Sinubukan ko itong laruin agad sa Valorant and CSGO and masasabi ko naman na masunurin siya. No delay sa putok at kalabit ng barrel. Pero may onting stutter ako na experience yung parang nag-jump yung reading ng mouse pa isa-isa kaya in-adjust ko yung polling rate sa software to 1,000Hz which is ang default ay 500Hz lang. Ayun, mas okay na. 3 days ko itong pinakiramdaman, laruin at tagtagin and I can't complain for its price. Nauulitin ko, 1,330 pesos. Sobrang nagulat ako dahil ang taas ng pagdududa ko sa gaming mouse na ito kasi aminin man natin o hindi medyo mag-aalangan ka talaga sa mga wireless gaming mouse sa ganitong price point kaysa baka ganito or ganyan. Pero dito sa na-experience ko, swak naman sa personality kong practical. Panalo. Actually, mas tumaas ang confidence ko dito sa gaming mouse ito, hindi dahil sa wireless siya, kundi dahil yung kanyang shape. Yung taas at haba niya, perfect sa kamay ko na parang sinukat talaga. Kaya masasabi ko na I can perform even better compared sa ibang gaming mouse as of now na mas mahal pa sa presyo nito.
na-impress talaga ako. Kahit ergoship siya, pwedeng-pwedeng attack mode or aggressive hand positioning. Ilang gamitan lang ha, kaya ko na maglaro confidently and competitively any game with the Aegis i3 or 5 Pro. Yung maagam-agam or alinlangan ko, sa dalawang araw lang ng paglalaro ay nabura lahat ng mga yon. Medyo hindi lang ako natuwa sa mouse cage niya na literal naramdam mo magaspang, as in magaspang talaga. Pero lately nung tumagal ko na gamitin, siguro medyo nahasan na ng Aqua Control Plus ko, eh medyo okay na pero hindi pa rin ganun ka-smooth like other gaming mouse. So keep that on mind na baka in the future na isin mo talaga or hanapan at palitan mo talaga ng mouse cage ito kasi yung pinaka-napansin ko ang downside niya. At syempre yung literal na mabigat na weight, medyo baka pag matagal kang gumamit ng gaming mouse sa isang araw eh baka mabigatan or ma-stress na yung mga kamay mo dito kahit i-consider natin ang pagiging wireless niya. Sobrang negative yung weight. Pero solid pa rin. Solid flick shot, ganda ng control sa mouse and feeling ko mas magtutugma ito sa mga faster mousepad unlike dito sa Aqua Control Plus ko na makukonsider nating semi-control. Para siguro mabalansin natin yung weight at drag ng skate, eh mas okay kapag fast mousepad ang gamit natin. Ito ay personal opinion ko lang naman. Pero sa ilang araw ko na paglalaro ng Valorant, never sumagi sa isip or lumabas sa bibig ko na nag-ibahin laro ko or nahatak ako pababa. Talagang positive ang experience ko dito as of now dito sa gaming mouse ito. As of now ha, kasi hindi naman natin kayang itry yung longevity ng specs and brand bilang cheap wireless gaming mouse ito. Kaya naman kung may mga makakapanood nito na merong Aegis i3 o 5 Pro, share nyo naman sa comment down below kung gano'n nakatagal yung tambalan nyo. Sa presyo nyo 1,330 pesos for a wireless gaming mouse, considerably na wala akong na-experience na delay and so on, hindi kalakihan ng battery pero rechargeable naman, eh sulit at panalong rekomendasyon ko sa gaming mouse ito. Ang daming mainstream gaming mouse mula last year hanggang ngayon na hindi ka maganda o gaga kung anong pipiliin mo. Lightweight, RGB, better specs, iba't ibang honeycomb lightweight design, iba't ibang shape and so on, di na natin alam kung paano na natin sa-satisfy yung gaming experience natin. E baka ito ng Aegis i3 o 5 Pro Wireless ang sagot sa'yo. Actually, kahit plain black design lang to, walang RGB or walang umiilaw na logo and so on, sobrang i-recommend ko sa mga budget gamers dyan. Sana yung mga pailaw na effect ay nilagay na lang nila yung budget na yun sa mas maayos na skates, eh putya, mas madaming mababaliw dito. Pero sabi nga nila, it is what it is. Good impressions, good performance, please lang, bilhin nyo to. And so dahil sobrang positive na itong Aegis i3 o 5 Pro Wireless sa presyo ng 1,300 pesos, wala na akong hihilingin pa, wala na akong hanapin pa, nasagot ko naman na yung mga katanungan nyo iba kung legit at maaasahan nga ba itong budget wireless gaming mouse na to. So okay na tayo doon, gusto ko lang din sagutin yung mga katanungan ng iba na, Tito Shid, may i-compare nyo ba ito halos sa Logitech G Pro Wireless? Since wala akong Logitech G Pro Wireless, ang gagawin natin, ipapadala ko to sa aking kaibigan na naglalaro ng Valorant, CSGO, Apex Legends na ang main mouse niya is Logitech G Pro Wireless. So, sa mga 5-6 months na nang ginagamit yung Logitech G Pro Wireless, hihingin natin yung feedback niya kapag ginamit niya itong Aegis i3 5 Pro. Kasi kapag ako'y nanghiram ng Logitech G Pro Wireless, parang magiging bias para sa akin. Baka ma-overwhelm ako na sobra-sobra akong magandahan sa Logitech G Pro Wireless. Parang masasapawan masyado para sa akin ng Logitech G Pro Wireless kapag ako'y nanghiram. So ang gagawin ko, papahiramin ko siya na itong budget wireless gaming mouse natin, itong Aegis i3 5 Pro. And then hihingin natin yung feedback niya. Tapos kakalaruin natin sa kanya, dapat i-consider niya na 1,300 pesos lang to. Comparing sa main mouse niya na 6-7,000 pesos plus. So ganun, titignan natin yung magiging feedback niya. Kung sulit pa rin nga ba to sa mata ng G Pro Wireless user. So, ito yung feedback niya. Shid, ito na yung personal feedback ko sa Aegis i3 5 mouse compared sa Logitech G Pro Wireless ko. Yung pros niya is great for its price range. Dimensions are identical to Logitech G Pro. Mas maliit siya ni height, so para sa akin mas comfortable gamitin kung pang grip user ka. Yung cons naman, sensitive yung sensor ng lift ng mouse. Konting angat lang ng mouse, sasabay na yung movement ng cursor. Overall, sulit talaga yung mouse sa price. Hindi nga pumasok sa isip ko ng 1,300 pesos to. Akala ko mga nasa 2K lang. Parang gumamit ka rin ng G Pro Wireless. So yun, overall, one of the best gaming mouse for its price, lalo na to consider na wireless ito. Wala akong na-experience na lag or delay. Kaya sa mga budget FPS gamers dyan, tara na literal bilhin nyo to please lang dahil magiging sagabal-less yung PC gameplay nyo. To be honest mga pamangkin, binago ng lintik na gaming mouse ito yung standards ko sa pagpili ng gaming mouse at para masatisfy ako ng ganito kasimple at katindi. Medyo tansyahin lang natin yung weight niya, eh baka hindi mo magustuhan or mairatakan ako literal na buong araw ko sa andikan na paglalaro. Pero baka sa presyo niya 1,300 pesos eh hindi mo na maisip or maramdaman yun. Okay, so to compare na rin with Logitech G304 na meron ako before na nasa 2K plus category na sobrang nire-respeto at tiwala tayo pagdating sa pagiging budget wireless. Pero non-rechargeable at mas tiwala sa brand, mas pipiliin ko pa rin ito no question dahil sa na-experience ko sa loob ng 1,300 pesos price point, sobra-sobra pa. Positive akong sasabay itong gaming mouse ito. Sana lang kaya rin tumagal itong Aegis i3 5 Pro Wireless. Subok at matagal-tagal na din naman ang Aegis brand sa market ngayon pati sa mga keyboards is talagang maasahan mo naman sila.
Pero kung i-versus naman natin ito sa Razer Viper Mini na nasa 1,500 pesos ang presyoan, eh mas magaan si Viper Mini at mas maliit na baka mas pumabor sa iba. Pero lamang din yung pagiging ergo at wireless nitong Aegis i305 Pro. Kaya naman ulitin ko, magkakaiba tayo ng preference pagdating sa gaming mouse. At ang gaming mouse talaga ang isa sa gaming peripheral na talaga makaka-apekto sa kanya-kanya nating gaming style or nakasanayan. Kaya i-analyze na lang natin na maigi. I-check nyo na lang din yung review ko ng Razer Viper Mini na nasa description down below. So yun, flagship killer na nga ba? Para sa akin, sa ngayon, oo. Pero as of now, being a flagship killer kasi means kaya rin tumagal at sumabay ng specs ng panglaspagan and as of now, hindi ko pa matry yun. Pero kung pag-uusapan natin ang overall performance agad-agad sa na-experience ko compare sa ibang high-end gaming mouse na natry ko, eh baka medyo maya ibang gumagawa ng gaming mouse na babaan nilang ng unti yung presyo nila sa pag-release ng maayos na gaming mouse. Sa mata kasi ng ibang mga Pinoy is a sensor and switches na katalo and so on. Pero kung literal na practical na Pilipino ka talaga, eh yung overall performance and on-hand experience mo ang dapat natin i-appreciate or ikatuwa to consider this as a flagship killer. So yun, mapapasalamat Shopee ka talaga. Kaya naman tapusin na natin itong video, 100% Tito Shid recommends itong Aegis i305 Pro Wireless. Kahit mabili nyo ito sakali around 1,500 pesos plus, pataas eh, G pa rin. Sure ako na it will help and improve your FPS gaming naman. Sa PC ko, no delays, no lags as of now. Ilalagay ko sa description down below yung software niya and kung saan ko ito nabili sa Shopee. So my final thoughts. Ito na ang best budget wireless gaming mouse ngayong 2020. No question. Ulitin ko for its price sa 1,300 pesos. Sobrang win-win situation kapag binili mo to. Actually, yung performance nitong gaming mouse mismo kahit hindi ito wireless, dun palang panalo na eh. Sobrang bonus na yung pagiging wireless niya. Wala akong mai-complain na major problem natin na encounter dito. Bukod nga lang sa pagiging mabigat niya, pero bawi naman lahat sa pagiging wireless. At yung software niya magaan, maayos, kahit nga walang software to, bibiling ko pa rin talaga literal. Very accurate sa mga FPS games, ulitin ko wala akong na-experience or na-notice na delay na naka-apekto sa PC gameplay ko. As in, wala talaga. Na-execute ko yung kalaban ko sa way na gusto ko. Kita niyo naman yung feedback ng friend ko na Logitech G Pro Wireless user, nakita niya na on point naman si Aegis i305 Pro. Kita naman niya yung pinaka-sweet spot na itong gaming mouse na ito sa halaga ng 1,300 pesos. Sobrang natuwa siya sa pinaka-approach na itong 1,300 pesos gaming mouse na ito. At the end of the day, magkakaiba pa rin tayo ng appreciation or kaligayahan pagdating sa mga gaming peripherals, lalo na sa gaming mouse na talagang may kanya-kanya tayong preference. Sana makita tayo ng improved version nito, tipo mas simple, wala masyadong ilaw para mas magaan, makat yung weight, tapos mas kilalang switches yung gagamitin, and syempre mas maayos na skates. Hay, pero as of now, para sa akin ha, ito na ang hari ng budget wireless gaming mouse. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video, please subscribe and support my YouTube channel. May mga ongoing pag-giveaways nga pala tayo. Nandiyan yung Glorious Model T-Minus Gaming Mouse at syempre yung Valorant Artisan Keycap. Nasa description down below kung paano humabol at sumali. So, ingat kayo. Thank you all. God bless.